Jamaica, syempre nakakatakot 'yan, 'di ba? You jump out of ano. Ikaw ba 'yung nag-resign na agad bago ka nag-start or sinabay mo muna habang nag-work ka tapos meron kang business? Actually sinabay ko po muna siya, pero for a month lang po, parang 1 month lang. So the reason po kaya parang ang bilis kung nag-jump into my business, to focus on my business is kasi po yung time ko po, hindi ko po nalalaan ng ayos on both of my on both sa full time ko at saka sa business. Kaya nag-decide po akong umalis po para po makapag-focus talaga po sa business ko po. Ayun po. Wow, hindi ba nakakatakot? Syempre. Of course po, before I did that, syempre po pinag-isipan ko naman po maigi yun, and I took advices from my family and friends. And mahalaga po talaga yung emotional support din talaga nila. And yeah. Yung meron po ako before actually I did it then. Of course may mga backup din ako. Hindi naman po ako nag-jump lang ng dahil gusto ko lang. Of course pinlano yeah. ko lang. And I think that is important po before you do big decisions or if kasi kailangan talaga pong na-establish yung schedule nyo ng mabuti. Dapat meron kayong enough pera po, savings para po maging okay po kayo if ever kung anong mangyayari sa business. So, napag-isipan ko naman po yun before I did it. Kahit sabi natin medyo mabilis po yung ano po. Kasi medyo matagal ko na rin po siyang pinaplano eh. Before pong tinart yun. Yeah. Sige, Jamaica, ito lang no. Gaano kahaba ang iyong emergency fund na itabi? Diba, syempre, hindi na makikita agad yung business eh. Just in case, meron ka bang emergency fund na itabi? At kung meron, magkano? 6 months po. Yung, wow! Galing. Yung naitabi. Yes po. Kasi po, yung when I was working po, yung percentage po ng salary ko po, tinatabi ko na po for sa business ko po. And yung security fund, kumbaga, emergency fund. Like, yeah. 25 to 50% po actually yung tinatabi ko na before ko pong ginawa talaga yung business. So matagal po, again, like I said, matagal po siyang pinlano po before kung even sinimulan. Tapos yung schedule ko po, inayos ko po talaga bago ko siya gawin. So, ayun sige. Po. Isang mabigas lang, ha? Papasok ko na kayo kay Mamu. Ha? Ito lang po, Mamu, magbigay lang comment ng konti. Kasi may sumulat sa akin. Oh guys, pakinggan niyo to, kabudgetary. May sumulat sa akin, nagtayo siya ng parang sisig business na parang ano yung sa ano lang, may stall na maliit. Yung parang franchise na ganun. Pero I think yeah, it's a franchise. So, sumulat sa akin, sabi niya, paano daw niya palalaki ng negosyo niya. Sabi ko, gano'ng katagal na yan? Sabi niya, ilang araw pa lang, pero wala pa akong benta. Sabi niya, ganun. Eh, sabi ko, magkano yung profit margin mo? 20% lang ang profit margin niya. Sabi ko, paano magsasurvive yan? Tapos yung presyo niya, medyo mataas pa dahil nga franchise. So, to cut the long story short, alam niyo mo nangyari, Mamu at kabadgetarian. After 1 week, sumulat sa akin, nagsara na. 1 week operation. Alam mo, that's really poor, ano, you know, yung parang, tapos sabi sa akin ko, ang hirap talaga mag-negosyo. Sabi ko, right from the start, mali na kasi yung diskarte mo. Ang kayang antalino, kaya saludo nga ako kay Jamaica, no? Ang ginawa din talaga, aside from setting up, may 6 months silang pondo. 6 months, yeah. Just in case na hindi bumenta, hindi mo isasara. That's really a genius. Kaya pagpulutan niya ng aral yan,